Guys, wala na naman magawang napakawalang kwenta na naman itong mga Dilawang to. Lagi na lang kontra sa gobyerno, mga walang kwenta, mga hinayupak. Lahat na lang gawin ng gobyerno, kontra. Ngalngal na ngalngal. Lalo na itong si, hindi ko alam kung naging VP talaga to, ah. Pero ito si VP Lenny na hindi naman talaga siyang nanalo. Well, ongoing pa rin yung investigation with our Vice President Bongbong Marcos. Pero talagang to si Lenny talagang ngalngal na ngalngal pa rin sa social media. Sobrang pagka-desmaya. At kayo mga Dilawan kayo, sa susunod na election, 2022. Ngayon kayo, masyado kayong naaalarma kasi marami ng mga nalilinawan ng mga utak, marami ng gising sa katotohanan na ang mga Dilawan, yan yung mga taktika ninyo, paninira, mga black propaganda, mga babo! Yun kayo eh, no? Tamang-tama talaga yung mga sinasabi ni Larry Gadon, si attorney Larry Gadon, isa sa mga hinahangaan ko na talaga nagbubunyag ng mga katotohanan. Sa panahon natin ngayon talaga, kailangan natin ng mga tao tulad niyan. Okay? So, ito, pagpapaganda ng Manila Bay. Noon pa sinimulan yung pagpapaganda na yan. Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yung budgeting dyan, tuloy-tuloy. Ngayon na panahon ng pandemya, alam niyo ba yung word na multitasking? Yan ang ginagawa ng gobyerno. Hindi dahil sa pandemya lang, nakatutok tayo sa bayanihan 1, bayanihan 2. Ano tayo? Lahat tayo, titigil na dahil pandemya, kailangan i-focus lang natin doon. Siyempre, yung mga proyekto, tuloy-tuloy yan. Alam nyo ba, mag-research kayo sa YouTube. Marami akong mga sinubscribe na mga talagang mga kapakipakinabang at talagang mga dekalidad at substantial na mga YouTube vloggers na to na talagang nagsisiwalat ng mga katotohanan tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. Patuloy at patuloy na nangyayari. Patuloy at patuloy pa rin ang proyekto ni Tatay Digong na talagang mahal na mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Kaya kayong mga Dilawan kayo, wala kayong magawa kundi mag-kritisismo, kritisismo ng kritisismo, batikos ang batikos, lahat ng gagawin ng gobyerno. Oo, may kakulangan ng gobyerno. Pero bawat batikos nyo, wala na kayong sinasabi kundi kabulukan o lahat ng mga sinasabi nyo puro negative. Puro lahat, batikos sa gobyerno, kung anumang gawing maganda, batikos pa rin kayo. Lahat na lang. Mga demonyo kayo eh, no? No? Mga demonyo kayo. Lahat kayo mga Dilawan, puro kayo batikos. Wala kayong kwenta. Okay? Lahat ng gagawin ng gobyerno na maganda, hindi na lang tumahimik o kaya magsalita kayo ng maganda. Okay? Kayo, sa 2022 talaga, wala na kayo, hindi na kayo mananalo. Kasi ang mga Pilipino, bukas na ang mga utak. Kami ay malinaw na mga... Ako, noon talaga, si Noy Noy, binoto ko yan dati. Dahil isa ko sa mga nabulag na naging bobo. Mula sa mga ginawa ng Aquino. Ngayon ko lang din nalaman, di ba? Na ang tatay niya ay isa sa mga nag-found ng New People's Army at CPP. Okay? Si Ka Dante Oboscaino at si na pinagsama niya sa Luisita Hacienda. Doon niya pinagtagpo si Boscaino at si sino tong ano na to na oh my god, I forgot the name. Pero talaga si Ninoy, isa yan sa mga ginawang thesis ng isang doctor of philosophy na nag-aral sa Amerika na ginawa niyang thesis si Aquino, Ninoy Aquino Senior, natatay ni Noy Noy Panot, is nag-found or naging founder ng CPP-NPA. Okay? Joma Season, okay. Joma Season tsaka si Boscaino pinagtagpo doon para itaguyod at maging kontra gobyerno itong ginawa nilang CPP-NPA. Okay, so
maging malinaw na lahat tayo mga Pilipino sa mga ganitong black propaganda. Itong mga Dilawan na ito, pareho ang mga bunganga nila eh. Pareho silang mga COVID-19, mga virus, mga bakterya. Sila, lahat ng mga ginagawang pagpapaganda ng gobyerno, patuloy sila nagbabatikos. Wala silang kwenta, okay? Lahat sila, laging pagbabatikos. Ikaw, sa isang pamilya, okay? Lahat ng gagawin ng anak mo, mapa maganda yan, lahat ng gagawin ng anak mo, ikaw bilang isang tatay o nanay na namamahala ng isang pamilya, gawin ng isang anak mo mabuti, gagawin mo pa rin, napakabobo mo anak, wala kang kwenta, ganun, matutuwa ba? At magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong pamilya? Hindi, kasi puro ka batikos, wala kang nakikita maganda, okay? So, lahat kayo maging mulat na. Mag-research kayo kasi karamihan sa mga libro natin sa history books, okay? Lalo na sa elementary books, pinapahiwatig dyan na si Ninoy, hero. Mga bobo, hindi hero yun, okay? Traitor sa gobyerno. I-research nyo about kung ano yung tunay nangyari sa Benjola during Aquino. Hindi pa yon. Kasi may nangyari din doon, Benjola Massacre, yun yung Aquino government, under Aquino government. But yung pinasabog doon sa Benjola, noong panahon ni Marcos, na kung saan si Ninoy Aquino wala. Okay? Wala doon mismo. At nagpakita lang after nagpasabog. At pinalalabas ngayon sa katotohanan, ngayon unti-unting lumalabas ang katotohanan, nakasama siya, sangkot siya at ang CPP-NPA doon. Okay, kaya kayo, mga ano man tawag ko dito, kasangkay o kabrad or whatever, pero mag-research kayo, utang na loob, mag-research kayo. Kasi, you know that the social media is the truth, okay, is the truth spiller. Ngayon, ang truth spiller or ang katotohanan ay matatagpuan nyo sa social media, hindi sa mga libro. Okay? Sa social media. Dahil ang mga social media vloggers na to, nagre-research sila bago sila maglabas sa mga vlogs nila. Okay? Kaya, tingnan natin lahat ng mga aspeto, lahat ng mga angulo. Bukod sa mga librong mga binabasa nyo, of course, kailangan din yung mag-research. Online, Google, lahat, ang dami na. Alam nyo, pagiging ignorante sa panahon na to ay pagiging masama. Why? Because, lahat na, mare-research natin. Pag may internet ka, mare-research mo lahat ng katotohanan. Mag-research ka sa YouTube, sa Google, Firefox, o kung ano-ano mga search engines. Sino ito nag-ano sa akin? Search. Kailangan na nating malaman ang katotohanan. Para sa dating na election, 2022, okay? Kailangan na nating iboto ang mga karapat-dapat na nating iboto ng mga dapat nating ilahal sa gobyerno. Ang mga totoong tao na dapat na maglilingkod para sa sambayan ng Pilipino at ikagaganda ng buong bansa. Okay? My God, kailangan na ninyong malaman ang katotohanan. Mag-research kayo. Okay? Katulad ko na nabiktima noon, binoto ko si Noynoy Aquino. Pero ano nangyari? Walang nagawa sa bansa. Si Tatay Digong. Okay, lahat napunta sa kanya ng mga sobra. Lahat na sa wallet niya, lahat ng mga sa panahon niya talaga, ngayong pandemya pa, na nagkataon sa kanyang pamamahala, sobra talagang problemado na siya. Kaya tayo nandito para makipag-cooperate sa gobyerno. Ginagawa ni VP Lenny na puro satsat, puro ngal-ngal. Okay, wala namang... okay, mag-suggestion ka. Ba't hindi ka mag-suggestion sa ahensya ng gobyerno o sa makipag-cooperate ka sa presidente mo? Irespeto mo ang presidente mo. Presidente mo yan. Vice president ka lang. Okay? Kung ikaw, ngalgal ka ng ngalgal na parang hindi ka miyembro o hindi ka gobyerno, isa ka rin sa nagre-representa ng gobyerno kasi vice president ka. Kung ngalgal ka lang ng ngalgal sa social media, wala kang kwenta. Gayon, ginagawa mo pa lahat ng gagawin mong mga opinion at meron pa dito sa likod ko. Sorry na lang sa inyong lahat. Pero
ako, yung mga ngal-ngal na ngal-ngal sa social media na kayo ay nasa gobyerno, tumulong na lang kayo, okay? Lahat ng ginagawa ni Tatay Digong, lahat para sa ikabubuti ng bansa. Okay, ayoko na magsalita masyado kasi patulog na rin ako kasi may pasok ako bukas. Thank you so much, everyone. I hope that you can subscribe to my channel. Actually, this is my very first time na magbablog. I don't know how it feels like to be a first-time vlogger, but I want you to subscribe, comment whatever you want to comment there down below. Okay, subscribe and like, or whatever you want to comment there, I will take them, positive man or negative. Pero ang sinasabi ko ngayon, bukal sa buong puso ko, na buong puso ko sinasabi na totoo. At talaga naman si Tatay Digong, matanda na siya, talagang nakikita natin sa mukha niya na talagang nagpupursige siya. Masyado na siyang namumproblema. Lahat ng kritiko nandyan all over the place. But then again, I hope for his good health all the time. And this is the time. I know that this is the time for reckoning. This is the time for us to know the truth. Research. Online research in so many other ways that you can. Okay? Research. Brothers and sisters, mag-research kayo. Alamin yung katotohanan ng lahat. Ngayon, ang pamahalaan natin gumagawa ng lahat ng bagay para maisalba ang bansang Pilipinas. Salamat. Thank you. Bye-bye.